is Dick Israel. Ang real name ko ay Ricardo Michaca, M-I-C-H-A-C-A. I'm 62 years old. Profession ko is actor. Yung father ko is also a movie director. I am an illegitimate son. Pero nafe-feel ko yung legitimacy ko nung dinadalaw ko siya sa set. He let me sit on his lap. Nakikita ko yung mga sikat na artista nung araw na nakikita ko yung glamour. I wish to become one of them someday. Kaya nung may nag-offer sa akin, friend ko na may role na ano dito, would you like to try? Ginrab ko kagad. I was in my teens. O, third year college ako, ganun. Second year, third year college. Wow, talagang ano, nangangatog ang tuhod ko. Siyempre, siguro it's natural lang eh. Sabi nila, pag hindi ka nakaramdam ng nervyos, hindi ka makaka-perform na ano, to the utmost. Di ba? The title was, I Love You Honey. Si Vilma Santos ang bida eh. Si Edgar Mortis ang leading man. Hanggang ngayon, natatanda ko po yung bakyang-bakyang kanta. I love you, honey. Oh, yes, I do. Pero ano, it was challenging. Kasi you have to prove something na I will succeed in this vocation, di ba? When I was just starting, my father died. And it was a big blow to me. Ipapag-gauge ko sana yung sarili ko sa kanya. Kung paano ang tingin niya sa akin being an actor, kung pwede ba akong magtagal sa business na ito. Too bad. Namatay na siya when I was just starting. Gusto ko, nung kumikita na ako, maganda naman ang kita, nakasama. Kasi ayoko na, hindi ko na tinuloy yung engineering course ko. Parang ayoko, mag-artista na lang ako. Dinanood ko yung sarili ko, wow, galing ko ah. Mag-artista na lang ako. I fell in love with myself. Ganun pala yun yung masama pala doon. I was doing a film with ano nun, with Eddie Garcia and Ariel Ureta. Nakontrabida ako ni Ariel. I passed the role with applying color. Kaya after that, mga ganun ang binibigay nilang role sa akin. I became one of the best rapists in town. Ayun nga, na-experience ko minsan. Papasok ko ng sine, palihim, di ba? Pag naririnig ko yung mga nanonood, talagang they hate me. I feel elated kasi, di ba? Kasi yun talaga ang trabaho ko, galitin sila eh. So nagagalit ko sila. Meaning successful ako, di ba? Dun sa trabaho ko talaga, sa kontrabida. Yun. May method yan, nanonood ako ng mga famous Hollywood actors eh. Di ba? Yung mga Jack Nicholson. Si Jack Nicholson, minsan may ugali si Jack Nicholson, lalaro niya yung dila niya. Yung ginagawa ko sa eksena yun eh. May John Lithgow, isa mga paborito ko si Lithgow. Sabi niya, mas mahirap ang role ng character actor kasi karamihan yung mga scriptwriter, yung mga beautiful lines, binibigay sa bida eh. Kaya kung kontrabida ka, kailangan nag-i-input ka para lumutang yung ano mo. Sabi ni Lead mo, gano'n. So, nilagay ko sa mga yun. Kaya pag may ano, kaya, script ako, ano, iniisip ko paano maka-input na, ano, di ba? Makalagay ito para gumanda yung linya ko, di ba? Pero hindi ko naman ipapakawala yun hanggat hindi ko pinapakita sa director. Pwede ko bang pakawalan to, ganyan, ganyan, ganyan. Madalas yung ano yun, di ba? Yung, sino ka? Sino ka? Hindi ako sino ka. Iniri ako, pinanganak ako. Yung mga ganun. Pero, minsan iniisip ko, being an actor, kailangan kahit ano kaya mo eh. Di ba, comedian, serious actor, whatever. Kailangan, pag sinabi siya kaya mo ito, kaya ko yan, walang hindi kaya, di ba? Parang ano yan eh, if you love someone, you risk it all, no matter what may come. Bryan Adams, ang nagsabi nun. Yung mother ko, very encouraging sa akin yun. Sabi, boy, ano, yung delivery mo ng lines mo, kailangan, ano, ganyan, ganyan. Kasi, ganun, ganun, ganyan. Kaya when I won my first Best Supporting Actor Award sa FAMAS, I offered it to her. But she died na rin yung first ano ko eh. Kaya I cried eh nung nanalo ko.
I did yung kay Mayor Sanchez, yung sa Kalawang ba yun? Sumasama siya sa prosesyon, nagdadasal siya, pero dinadasal niya yung sarili niya. At ang pinagbunying mayor ng bayan ito, si sarili niya, inililip niya, di ba? Yung first car ko, I was able to buy it because of that film eh. Kinuusap ko siya, Direk, baka pwede ko na kulin TF ko isang buo kasi bibili na kong ano, silver edition. Very fulfilling yung feeling mo, nabili mo yung gusto mo because of being an actor. Nung araw, naalala ko na ano eh. Sabi nila, oh, pag pinatawag ka na producer, dumating ka naka-Mercedes-Benz ka, ang presyo mo naka-Mercedes-Benz ang presyo mo, pero dumating ka naka-taxi ka lang, taxi lang ang presyo makukuha mo. Yung gano'n, di ba? Very material eh. Money makes the world go round. Yun eh. There was a time na ako yung pinakamaraming ano eh, assignment. I would go to whatever, wherever I wish to go. Like, go to Baguio or Boracay or Palawan, ganun. Kaya lang ayaw ko rin dito, yung nga kumisan, pag nabakante ka yun, di ba? Kumisan, matagal walang project o ano eh. I remember there was one Christmas na walang-wala akong project. What I did was, since kaibigan ko rin naman itong mga superstar na ito, si Rudy, sila FPJ, I can always go to them and, tol, wala akong project ngayon o, ano naman o, pang ano lang, Noche Buena lang o, ano. Very ano naman sila, very helpful sila. Ano. Nag-wane yung action, humina yung gano'n. Ay, apektado rin nun na nagbawas ako ng mga vices ko. In good time, binawasan ko. I joined the bandwagon. Sumunod na rin ako sa kanila. Lumabas na ako ng TV. Dati may sinasabi ako na, kasi ano, fan ako ni Dustin Hoffman eh. Sabi ni Medi, sinabi si Dustin Hoffman na, well, TV is alright, but it ain't my thing, sabi niya. So, trip ko, ganun din ako. TV is not my thing, gano'n ganyan. Pero eventually nakita ko na doon ang papunta ng lahat, so nag-TV na rin ako. Yun ang pinaka-inting eh. You won't survive kung hindi ka gagawa ng television sa panahon ngayon eh.